Steve Calicot. Kumusta mga kakaligot? So ito ngayon, may tuturo lang ako konting-konti sa inyo tungkol sa tamang timing nitong MIUI 125. So ito kasi nasira yung tensioner niya before. So pinalitan na yan nung nasira siya, nung umingay. Then din naman namin na napansin na tumalon pala ng isang ngipin yung timing. Medyo mahirap kasi kapag tumalon ng timing, kasi unang-una po pwedeng masira ang makina mo, tumukod yung valvula, then mawala yung takbo. Yun yung pinaka masama nun. Then ito kasi yan, kung mapapansin nyo, merong guhit dito. Ito yan, yun yung marking na gagamitin natin mamaya kapag tinuro ko sa inyo yung pagta-timing. So bago nyo gawin yan, dapat make sure na naka-top dead center yung piston nyo. So andito yung top dead center, tuturo natin. So ito yung top dead center, makikita nyo na yun yung guhit, nakatapat yan dun sa arrow. So yan, nakatapat sa arrow. Kapag nakatapat sa arrow yan, make sure na, babalik tayo ulit doon, make sure na yan, kumakalog na tong mga rocker arm nyo. So yun yung palatandaan nyo na nakatap dead center na siya. Then kung medyo may alam kayo sa makina, makikita nyo na nakarest na yung mga valve spring nyo. Para lang to sa MIUI 125 ba? Pero same concept lang naman to ng lahat ng motor. So yan, maluwag siya. So yan, may clearance. So ito, kung mapapansin nyo, dito naman sa loob, ito yung cam gear. Sa loob, may makikita kayong guhit din, same thing ng sa cam gear, na guhit din. So yun lang naman yung palatandaan na naka-timing na siya. So dapat tapat-tapat itong guhit na to. So yan, ibabalik nyo siya ng tapat-tapat. So meron niyang parang gatla dito, yung cams mismo. Then meron ding parang papatungan na gatla, or papatong dun sa gatla sa cam gear. So yun lang naman yan. So pag pinatong niya yan, yan lang yung nagpapaikot sa cams. So para matanggal nyo to, hindi ko na naipakita, pipigilan nyo yung fan dun sa kaninang pinakita natin pang magta-timing tayo, dun sa may bandang magneto side. Pipigilan nyo lang yun, okay, may kasama kang tao, pipigilan nyo, and then gagamit ka ng 10 na wrench or yabe. So ang tornilyo nun, ganito ang itsura sa gitna. Yan. So yun lang, mamaya itatapat natin itong guhit na to dun sa guhit na yon. So papakita ko sa inyo na naka-timing na siya. A few moments later. So ito mga kakalikot, na balik ko na. So hindi ko pa nahihigpitan yan, ipapakita ko na lang sa inyo kung paano namin hihigpitan itong cam gear. So same procedure din kasi yun ang pagtatanggal para makita nyo rin. So may nakalimutan ako ipaliwanag sa inyo, no? So bago nyo tanggalin yan, kailangan nyo munang baklasin yung sa tensioner nyo. Kung nakikita nyo mga kakaligot, eto may goma yan sa taas. So ito yung goma nyan. Ganyan, yan ang goma nyan. Tatanggalin nyo yan, gagamit kayo ng flat screw.
para umangat yung tensioner. So para umangat yung tensioner, ang gagawin niya diyan, alam ko na ano eh, naturo ko na to doon sa isa kong topic eh, yung may ingay na tension, yung paano yung gumagana yung tensioner. May alam ko may ganun akong topic eh. So ito, talagay niyo lang yan diyan. So bago natin siya higpitan mga kakalikot, ihigpitan muna natin itong cam gear. So yan. So ito mga kalikot, gumamit ako ng 10 na yabe. So yung kasama ko nandun, so pipigilan niya yung fan para maikpitan ko ng maayos to. So ganyan siya. Ipitan na natin. Yan, maikpit na. Okay na paps, dito ka na. So, ayan na, may taga flashlight na ulit. Ito na yung tensioner. Mapapansin nyo, ang pag-igpit or pagbababa ng tensioner is pa counterclockwise. So, kusa naman bababa yan. So, same thing pag babaklasin mo siya, pa counterclockwise naman. Ito, tatry natin iangat ulit pa counterclockwise. Maramdaman nyo maglalak yan. So pag naglak na, ang galing nyo na, ibig sabihin nakaangat na yan, maluwag na yung ano, yung chain, timing chain. So pag ibababa mo siya, makikita nyo ito, may spring yan eh, kusang iikot yan counterclockwise. Yun, so yan, ibig sabihin yan nakababa na dun sa chain guide, yung plastic na chain guide, yung tensioner. So makikita nyo ito, yan, wala nang galaw. So, ibig sabihin ayos yung tensioner natin pagka ganyan. So para makita nyo na nasa timing talaga sya, syempre kanina inigpitan natin yung cam gear, tingnan natin kung nasa araw pa ba yung, ayan, medyo nawala ng konti sa araw. Ito paps, pailo dito. Yan. Yan, babalik natin ng konti. Yan. Sakto na ulit sa araw. Then, check natin ngayon kung sakto ba. So, yan yung guhit. Kung papansin nyo. Then, nandun din sa loob yung guhit. Hindi ko mapakita sa camera pero based sa pagkakatingin ko, pantay na sila. So yan po, ganyan po ang tamang pagta-timing ng MIUI 125. So sana meron po tayong natutunan. Yun lang po, maraming salamat. Thanks for watching. Drop a like, leave a comment, and don't forget to subscribe. For more updates, just send your comments below. Click the notification bell and don't forget to subscribe. Okay, thank you.